Welcome back mga kaibigan, at ang pag-uusapan natin sa videong ito ay ni-request ni Lazy Justice patungkol sa misteryosong Cecil Hotel na naglalaman ng iba't ibang kwento ng misteryo at kababalaghan. At sa videong ito ay magfo-focus tayo sa misteryosong pagkamatay ni Elisa Lam. Pero bagong lahat, kung gusto niyo ng ganitong klaseng mga video ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, ang Cecil Hotel ay isa sa pinakamisteryosong hotel sa buong mundo. Yan ay dahil sa napakaraming insidente ng pagkamatay at karahasan na ang nangyari dito. Ito ay matatagpuan sa Main Street sa Los Angeles, California na nagsimulang magbukas noong December 20, 1924. Meron itong 700 guest rooms at ang mga misteryong bumabalot dito ang isa sa mga dahilan kung bakit ito mabilis na nakilala. Mga kaibigan, ang hotel na to ay may napakadilim na nakaraan dahil sa napakaraming kaso ng suicide at misteryosong pagkamatay dito. Simula noong 1927 ay nasa 18 katao na ang misteryosong namamatay at nawawala dito. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kaso ni Elisa Lam, isang Canadian student sa University of British Columbia sa Vancouver. Mga kaibigan, noong February 19, 2013, nadiskubre ang katawan ni Elisa Lam sa isang water tank sa tuktok ng nasabing hotel. Aksidente itong nakita ng isang maintenance worker sa kadahilan ng madaming guests ang nagrereklamo sa mahinang water supply at pressure sa kanilang mga kwarto. Dahil dito ay naisipan niyang i-check ang tangke ng tubig at laking gulat niya nang may makita siyang isang katawan ng babae na di kalaunan ay nakilala bilang si Elisa Lam. Imagine mga kaibigan, kung isa ka sa mga naka-check-in sa hotel na to noong araw na yun at naisipan mong maligo o di kaya'y mag-shower at naiinis ka dahil napakahina ng tubig na hindi mo alam ay dahil meron palang katawan ng tao sa water tank ng hotel na ito. Ang tanong ay ano ang nangyari? Mga kaibigan, dumating si Elisa Lam sa California noong January 26, 2013 para magbakasyon mag-isa. Bumisita siya sa San Diego Zoo kung saan nag-post siya ng kanyang mga litrato dito sa social media. Makalipas ang dalawang araw ay nag-check-in siya sa Cecil Hotel kung saan na-assign siya sa isang shared room sa 5th floor. Kaya lang mga kaibigan ay nagre-reklamo ang kanyang mga roommates sa kakaibang ikinikilos nito. Dahil dito, makalipas ang dalawang araw ay inilipat siya sa isang kwarto at mag-isa niya na lang doon. Mga kaibigan, simula noong dumating si Elisa Lam sa California ay araw-araw niyang tinatawagan at ina-update ang kanyang mga magulang patungkol sa kanyang mga ginagawa at pinupuntahan. Kaya lang, noong February 1, 2013, kung saan nakaschedule na siyang mag-check out sa hotel na to, ay hindi nakarinig ang kanyang mga magulang mula sa kanya at wala silang natanggap ni isang tawag o text, kaya naman nakaramdam sila ng takot at pangamba. At agad rin silang tumawag sa Los Angeles Police Department para i-report ang pangyayari. Agad rin silang lumipad papunta doon para tumulong sa pag-iimbestiga. Ayon sa isang hotel staff, ay nakita niya si Lam noong araw na yun pero ito ay mag-isa. Ayon naman kay Katie Orphan, manager ng isang bookstore malapit sa Cecil Hotel, ay nakita niya si Lam na napakasaya, friendly, at bumibili pa nga ito ng mga pasalubong para sa kanyang pamilya.
Nagsilbi itong lead ng kapulisan at sinimulan na nila ang kanilang paghahanap. Pumasok sila sa kwarto ni Lam kung saan ito tumutuloy. Nagsama rin sila ng mga cadaver dogs para madetect ang kanyang amoy. Nilibot nila ang iba't ibang parte at floor ng building, ngunit wala silang nakita at wala ring naamoy ang mga aso. Hindi rin nila napasok ang ilang mga kwarto dahil wala silang search warrant sa kadahilan ng wala pa itong probable cause na magsasabing meron ngang krimen na nangyari kaya pwedeng tumanggi ang mga tao sa kapulisan na pasukin ang kanilang kwarto. February 6, 2013, isang linggo na ang makalipas mula noong nawala si Lam, ay napagdesisyonan ng LAPD na gumawa ng mga flyers na may mukha niya at ipinaskil nila ito sa iba't ibang lugar malapit sa hotel at pinost rin nila ito sa social media na nakakuha ng napakaraming atensyon. February 15, mga kaibigan, isang linggo na naman ang nakalipas ay wala pa ring senyales mula kay Lam. Itong araw rin na to ay nag-release ang LAPD ng isang CCTV footage na nakunan noong February 1, ang araw kung saan nakatakda na siyang mag-check out sa hotel. Mga kaibigan, makikita nyo sa video na siya ay mag-isa, hindi mapakali, may kakaibang ikinikilos, labas-pasok ito at mapapansin nyo rin na parang pinipindot niya lahat ng floor sa elevator. Mabilis na nag-viral ang video na umabot agad ito sa 3 million views sa loob lamang ng 10 days simula noong ito ay in-upload. Dahil dito ay nagkaroon ng napakaraming teorya at diskusyon patungkol sa kung ano ang maaaring nangyari sa video na ito. Una, mga kaibigan, sinasabi nila na baka meron itong tinatakbuhan na gustong pumatay sa kanya sa hindi malamang dahilan. Sabi naman ng iba ay baka raw nasa impluwensya ito ng droga, kaya lang wala silang na-detect sa kanyang katawan noong nagsagawa na sila ng autopsy. Mga kaibigan, ayon sa mga magulang ni Lam ay meron itong bipolar disorder. Ang bipolar disorder ay isang mental disorder kung saan nagkakaroon ng abnormality sa mood ng isang tao kaya ito ay pabago-bago. Halimbawa na lang, ay masaya yung tao, lively at energetic, tapos sa loob lamang ng ilang segundo ay bigla-bigla na lang itong magagalit at mayat-maya lang ay bigla naman itong iiyak tapos tatawa. Kaya isa sa mga teorya ay maaari itong nakaranas ng psychotic episode noong mga panahong to na dahilan para magkaroon siya ng delusions at hallucinations na baka iniisip niya na parang may humahabol at gustong pumatay sa kanya, kaya ito hindi mapakali at tumakbo hanggang sa makarating siya sa tangke ng tubig at noong siya ay bumalik na sa normal ay hindi na ito makalabas. Kahit sumigaw siya at humingi ng tulong ay wala nang makakarinig sa kanya na dahilan upang siya ay mastak doon, malunod at mamatay. Sabi naman ng iba ay parang edited na raw yung video na maaaring may tinanggal sa ilang parte nito upang maprotektahan ang kung sino man ang may gawa ng karumal-dumal na pangyayaring ito. Ikaw kaibigan, ano sa tingin mo ang totoong nangyari kay Elisa Lam? I-comment mo sa baba ang iyong opinion at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano paman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang iwaga. Shoutout nga pala kay Mark Jerome Agas, Jelteas YTC, Your Name, Maka Max, Box Codex, Jessery Gingoni, Carlo Nanyes, Ernelo Salumbides, Ira Jarmin Salumbides at Teles TV. Maraming salamat sa suporta at panonood at hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan.